So, open natin ang ating PixLab. Pagka-open natin, ganyan makikita natin. Delete natin new text. Yung pan-delete na sa kaliwa. Pagka-delete natin, pumunta tayo ng octagon. Tapos, shape. Tapos, square. Tapos, adjust natin doon sa taas. Tapos, silain natin siya ng pababa. Yan. Yan ang kailangan natin. Yung pahabang shape. Tapos, lagay natin dyan. Tapos, adjustin natin. Pagka-adjust natin, i-copy natin siya. Yan. Tapos, adjustin natin tong isa na maliit. Tapos, tong isa ganyan. Ganyan siya kahaba. Tapos, i-copy pa natin yan ng isa pa. Yan. Ayusin ko lang muna bago ko siya i-copy. Tapos, copy natin. Tapos, yung gagawin natin, medyo papahabain natin siya ulit yung isa. No, adjustin ko lang. So, gumagalaw yung ating kamay. Kaya, di natin ma-perfect yung pag-adjust. Tapos, yan. Tapos, yan. Ganyan na magiging itsura niya. Tatlo silang ganyan. Tapos, pagkatapos natin yan ma-adjust ng ganyan, punta tayo ng, tingnan natin muna yung size, no? Bago tayo pumunta kung saan-saan. Yung kailangan, konti-konti lang yung ano nila, pagitan nila yung lapad. Tapos, so, pagkatapos na natin yan, punta tayo doon ng diamond sa taas. Yan. Yan. Tapos, tagyan natin siya ng check, samahin natin siya sa isang folder, yung tatlo na yan. Pag napagsama na natin yan, balik tayo ulit dito. Tapos gawin natin, i-copy natin siya. Pagka-copy natin, adjustin natin muna itong sa kabila. Palitan natin ng kaunti. Yan. Para magkasya sila. Tapos, lapit natin itong isa. Yan. Tapos, punta tayo ng 3D rotate. Yan. Yung 3D rotate na yan. Rotate natin siya dun sa ibaba. Ayan, ayan. Para maganyan siya. So, pagka-rotate natin yan, i-check na natin yan. So, pagka-copy natin, i-adjust natin siya. Tapat natin siya dyan. Tapos, hanapin natin yung crop. Crop natin siya. Pagka-crop natin, ang tatanggalin natin yung nasa kanang mahaba. Ititira natin yung nasa kaliwang dalawa lang. Ayan. Pasensya na kayo, medyo anong kamay natin. Tapos yan. Yan ang matitira dyan. Yung dalawa na yan sa dulo. Tapos, diba naka-rotate na yan. Adjustin naman natin ngayon na magkailangan magpantay siya doon sa kabila. Yung kabilang dalawang maliit na yan. Yan. Tapos pagka-adjust na yan, adjustin natin na yan. Pagka-adjust na natin yan, pindutin naman natin yung diamond. Tapos pagsamahin natin ulit sila. Yan. Check natin yung lahat tapos pagsamahin natin sa isang folder. Tapos balik tayo ulit dyan. Pagkatapos natin ma-check. So tapos sunod natin ay yung shadow. Tapos enable. Tapos hanapin natin yung blurred niya. Tapos yung opposite. Yung dalawang opposite adjust natin. Yan. Parating sa ano kayo na mag-adjust niya, kayo nung bahala. Makikita nyo naman kung paano yung forma niyan. Sa akin kasi ang opposite ko na white 24 tapos yung sa taas niyang x 7 tapos yung blurred niya ay 16. So sa inyo kayo nang bahala mag-adjust. So pagkatapos niyan punta tayo ng texture. Tapos pindutin natin yung square na yan. Mapupunta tayo niyan sa gallery. Maglagay tayo ng picture na gusto niyo or image na gusto niyo. So tapos pag nakuha niyo na yung image niyo, balik kayo ulit, puntahan niyo yung scale. I-adjust niya yung scale niya ng 135 o 140. So, sa inyo kayo nang bahala kung anong gusto niyo. Kung paano yung mukha niyo makikita ninyo. Tapos, yung sunod, pupunta naman tayo sa emboss. Enable. Tapos, yung light angle niya is 273. Tapos, yung intensity 52. Tapos, yung lights niya 100. Yung hardness niya is 36. Yung bevel niya ay 100. So, pagdating sa ganyan, kayo na bahala mag-adjust na sa inyo. Kung ano maganda sa paningin ninyo. Na-check nyo na lahat yan, naayos nyo na. Pumunta naman tayo dito sa square sa baba, sa kanan, sa babang baba. Para palitan natin siya ng background niya. Tapos, punta tayong color. Pagdating sa color, kayo na bahala kung anong gusto yung color yung gagamitin nyo dyan. So, ako parang ititerno ko siya dyan. Sa mask ko.
Tapos, so pagkatapos niyan, pumunta tayo ng diskit sa taas, save. Save image, tapos palitan natin yung PNG. Tapos, pag PNG niya, palitan natin ulit yung sa baba. Palitan natin yung difficult ng ultra. Tapos, save na natin yan. Tapos, pwede niyo na yan ipaprint.